Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino OFW saan man sulok ng mundo tayo naroon, pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat. Salamat doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Itinignan ko kanina 1K na yung subscriber ni Lolo Miguel. Maraming salamat sa inyo. Natupad din yung pangarap ko na magkaroon ng 1K na subscriber. Okay na ako dyan. Wala naman tayong hinahabol na ano, yung gusto lang natin maranasan yung ano. Kaya hindi natin alam kung malalagasan pa yan o kung ano. Pero maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Mag-update lang tayo ng konti. Kanina doon sa ano, doon sa live ni Apo Lakay, talagang ano, nabuko na talaga yung ano, yung ang daming nabuko ngayong tong linggo na to. Itong hanggang linggo, maraming nangyari na ano, nakilala na yung mga tunay na kulay ng mga ano, nagtanggap na FLM supporter. Unang-una na rito si ano, si David Ilagan, si Donna Hill, si Pastor, nakita na yung mga tunay na kulay nila. Yung mga agenda nila, nakita na. So kaya pala galit na galit itong si Barako dahil hindi na tupad yung ano, yung minimithi nila na si Jam ang maging SPA para magamit nila ang pera ni Apo Lakay. Para sa akin, hindi sila magtatagumpay, talagang hindi sila magtatagumpay kasi masama ang kanilang balak. At lumalabas pa rito mga kaibigan na may perang involved. May mga nanay na tunay na nagmamahal kay Francis Leo Marcos ang nagbigay sa kanila ng pera para sa abogado. Parang ganun yung pagkakakwento. So ibinuko na ito. Talagang maraming gustong tumulong kay Francis Leo Marcos sa agaran niyang paglabas. So, nakita siguro nila na isang paraan yung pagbibigay ng abogado. Mga kaibigan, dapat ang ginawa sana ni David Ilagan, nakipag-coordinate muna siya kay Francis Leo Marcos na merong grupo ng mga nanay, ng mga supporters na nais mag-pledge para magdagdag ng abogado. Dapat ganun bago tinanggap yung mga pera para dun sa abogado. Dapat ganun, hiningi muna nila yung consent ni Francis Leo Marcos. Pero parang hindi yata ganun yung nangyari sa pagkakapaliwanag. Sinsan na kayo mga kaibigan kasi naka-quarantine ako 14 days. Nandito lang ako sa loob ng kwarto. Naghihintay ako ng result. Medyo maginaw at kinakabahan ako. Alam nyo na, siyempre. Pero wala naman tayong nararamdaman na kakaiba. Tsaka na-booking na. Lalo na itong sila, ano, si Kent Garcia, na-booking na rin na, ano, isang con artist na ginamit ang FLM family para ma-monetize siya. Ganun yung lumalabas sa, ano, yung agenda nito, yun ang agenda nito. Na pinakawalan siya papunta ng FLM family para sa kanyang channel. Pero ang loyalty pala nito nandoon pa rin pala kay Serbesang Puti, yung pala ang director nito. Ganun yung lumalabas sa investigasyon. So alam na this mga kaibigan, di ba? Nakita na yung kulay na, yung tunay na kulay ng mga nagpapanggap, yung mga talagang tunay na gumamit lang sa pangalang Francis Leo Marcos. Napakasakit at merong klaseng ganyang ng mga tao na hindi mapagkakatiwalaan. Bagay tayo, mga tunay tayong supporter, nandito lang tayo, suporta lang kay Francis Leo Marcos. Wala tayong ibang agenda, wala tayong ibang nais kung hindi ang kalayaan ni Francis Leo Marcos. Kung hindi ipaglaban siya at ipagtanggol siya, yung bigyan siya ng moral support, yun lang yung pinakaano natin mga kaibigan. Tayong mga solid FLM defenders, bloggers, supporters, mga silent supporters. Kanina may nabanggit si ano, si Ka Spencer Lacalle ng Blaster Trio na ano, pagka naguguluhan po kayo dun sa channel ng ibang mga bloggers,
pumunta po kayo sa channel ni Apo Francis Leo Marcos at doon po kayo makinig para ma-refresh po kayo. Kasi iba-iba rin naman po yung ano ng mga ibang vloggers. Pero kung pupunta kayo sa mga solid FLM vloggers talaga na ano, makikita nyo naman talaga na diretso lang yung ano, yung suporta nila. Hindi sila lumilihis sa topic na Francis Leo Marcos, na justice for Francis Leo Marcos, tsaka full support kay Francis Leo Marcos. Hindi sila nag-i-involve ng pera o nung kung anuman para sa sarili nilang kapakanan. Yun ang nakikita ko rito, mga kaibigan. Kaya salamat pa rin doon sa mga vloggers na nag-booking. Tsaka marami silang ano, mga ginagawa na ano, yung mga pananakot, yung mga ganito, ganyan. Hindi maganda yung ganyan na ano, sasabihan mo pa kami ng mga ipis lang kami. Eh, unang-una, Sir David, hinangaan kita. Hinangaan ka ng FLM family. Totoo yan. Nung mababa yung moral ng lahat ng FLM defenders, vloggers, lumabas ka para iangat ang aming mga moral. Pero nung itong huli na, lumabas na ang tunay mong agenda. Yan kasi ang napapala ng pakikipag-usap kay Pastor Jam na may maitim na balak sa yaman na taglay ni Francis Leo Marcos. Gusto niya siya na mag-control, mag-take over, which is very impossible to happen and it will not happen. Kahit ano ang mangyari, mga kaibigan, hindi ito mangyayari na mapupunta ang pamamahala kay Pastor Jam. Never, ever, ever, even in my wildest imagination, it will not happen. So yun ang nakikita ko na ano, si Kenny Garcia na booking na. Eh, kasi nung pinanonood ko noon yung mga video nito, sabi ko parang ano ah, parang merong kulang nun sa mga pasabog niya, yung mga ano, parang merong kulang, parang ginamit lang niya talaga kasi yung pangalang Francis Leo Marcos, yung mga pagsasabi niya ng kagaya ng ano, o dun sa mga FLM defenders, supporters, vloggers, parang hindi niya kinoconsider yung sarili niya as an FLM defender. Parang ganun yung na napapakiwari ko, ganun yung nakikita ko. Kaya tama-tama yung unang paglabas ni Sir Jojo nung ano, nung tungkol dito kay Ken Garcia, mas lalo ako naliwanagan. Mas lalong naging ano yung ano ko, nakita ko talaga yung ano, yung hindi niya pagiging FLM defender. Kumbaga, pumapasok lang siya rito, unang-una para ma-monetize yung channel niya, kasi tinulungan siya unang-una ni Bunso, ni Makmak. Maraming tumulong sa kanya na ano, FLM vloggers, lalo na yung mga FLM supporters na mga solid. Talagang ang puso namin talagang ano, na matulungin, lalo na doon sa mga subscribe lang ganyan, matulungin. Pero pag nakita na namin na may iba ng agenda, eh bibitaw na kami syempre. Dahil doon Sir David Ilagan na ano, na nabigo si Sir David Ilagan. Ang dami niya kanina, may napanood ako na ano, kanina bang channel ko napanood yun, kay PJTV yata, parang hindi ako nagkakamali, na meron pa siya sinasabi na magkaroon muna kayo nito ng mga 24K. Lalaki ka, David Ilagan, tapos 24K yung gamit mo. Kung ano yung tigas mo, siya lambot ng ginto na ginagamit mo. Ang panlalaki, pinakamatigas na yung ano, bale, para sa akin na personal kung ano ha, 10K lang tsaka 14K, yan ang panlalaki para sa akin. Ang 22K, 21K, 22K, 24K, yan ay para sa mga babae, kasi kumikinang ng kumikinang yan, makilang yan, pambabae yan. Ang sa mga lalaki, para sa akin, 14K lang at saka 10K.
Kasi yung 18K medyo matingkad pa yung kulay nun eh. Maganda yung medyo malabo lang yung kulay ng kaunti. Yung 10K lang. Kasi matigas ang 10K tsaka 14K. Kaya yun ang panlalaki. Pag 18K pataas, ano nangyari dito? Namatay na yung nalobat na. Yung piniplay all ko na isa. So, eh lang. Tinitingnan ko. 1K subscriber na si Lolo Miguel. Thank you so much. Thank you. Hindi ko alam kung pwede na makapag-live yung ganyan. Pero, tsaka na yan. Eh, natuwa lang ako na kalobat-lobat na tong mga ko. Eh, tong cellphone ko na isa. Tara, bibigay na to eh. Ayaw na mag nahulog pa kanina, bumagsak una yung harapan, nabasag na yung screen protector eh. Meron pa naman yata ako dyan pampalit kaya pag naka-uwi sa Pilipinas may pamimigay natin lahat ito. Ano ba nangyayari dito sa cellphone na to? Bakit na namamatay-matay itong tablet oh? Kasi sira na yung charging nito eh. So yun lang mga kaibigan, nabuking na yung mga itong mga huwad na FLM defenders na nung unang-una parang hinimok lang nila yung yung kumuha lang sila ng nag-build up lang sila ng baka akala nila kasi madadala nila yung FLM family para sa kanilang agenda. Dapat ganun. Kung sumuporta ka kay FLM, si FLM lang, walang ibang agenda. Tayo nandito lang tayo para sumuporta kay Francis Leo Marcos para ipaglaban siya sa mga tiwaling politiko na gumawa sa kanya, na nagtanim sa kanya ng kaso. Yun ang para sa akin. Na talagang ipaglalaban natin. Ang laban ni Francis Leo Marcos ay laban nating mga solid FLM supporters, defenders. Ayaw na ayaw ni Francis Leo Marcos yung yung mangungulekta ka ng pera. Keso ganito, keso ganyan. Pwede yung i-accept mo yung mayaman challenge. Padaanin mo dun, kunyari OFW ka, padaanin mo dun sa ibang vloggers. In credit of the mayaman challenge. Pwede pa yung ganito, tapos papamahagi. Tsaka pinapayagan lang ni FLM yung super chat lang dun sa YouTube niya. Kasi platform ni YouTube yun, walang problema yun. Tsaka kahit kailan hindi nang hingi si Francis Leo Marcos ng donation. Tandaan nyo yan. Kaya iwas tayo dun sa mga yung mga nanghihingi ng donation sa mga OFW para sa kanilang sariling kapakanan. Yun lang masasabi ko. Bumibira yung anxiety ko kasi natatakot ako mga kaibigan. Dahil siyempre nagpa-test tayo ng COVID. Hindi natin alam kung ano pa yung resulta. Medyo nakakatakot. Kaya andito lang ako sa loob ng kwarto. Alas 3:38 na ng madaling araw. Upload ako kanina ng ewan ko kung tapos na. Ayan, tapos na. Ayan, tinitingnan ko yung ito yung YouTube studio. May copyright claim na kaagad. Copyright claim. At may tugtog ito eh. Yung I'm lonely driving on the way home. Ayun, parang ngayon ko lang nakita yan. This video was found to contain copyrighted material. As a result, it cannot be monetized by the uploader. See details. Video cannot be monetized. Ad revenue paid to copyright owner. Video cannot be monetized.
Ah, Guns N' Roses, Faithfully, Crazy, Aerosmith, Select Action, ano ba yan? Trim Out Segment, Replace Song, Mute Song. Mute Song. Ano ba yan? Hindi mo maintindihan. Remove the continue mute song only. Okay. Ah, processing video. Ganun pala, pwede mo palang alisin yung ano. Eh, siyempre music natin yun eh. Sa susunod niya, Tagalog na lang yung ano, kasi mahigpit yung mga yung sa mga Amerikano, yung mga ano eh. Yung mga sikat na kanta eh. Kaso wala naman yung video lang yun, driving lang yun eh. Ganun pala yun dyan, ano, nakita ko. Ngayon ko lang nakita yung ganyan eh. Copyright summary status. Channel impact not affected. The content ID claim on your video doesn't affect your channel. Pero wala naman, di naman monetization channel ko eh. Yung sa video lang pala, video cannot be monetized. Eh, patugtugin na lang natin yung mga paranopio, yung mga bata yung hindi American ano. Kasi dyan, mahigpit yung ano nila dyan sa Amerika eh. Yung pala yung sinasabi nila na copyright. Ito, faithfully. Alisin natin yung alam. Nakamomonitor pala nila yung gano'n sa YouTube, ano? Galing, ano? Kumbaga para kung ma-monetize yung channel mo, parang yung kikitain nun, mapupunta nun sa copyright owner. Okay lang yun. Tama naman yung gano'n. No? Kaya pala pag yung nakikinig ako minsan doon sa mga ibang live, ano, yung yun sabi nila, oh, baka ma-copyright kaya yung sa mga monetized channel yun. Pero sa atin, hindi naman tayo apektado dyan sa ganyan. Eh. Pero sinubukan ko lang na gano'n. May mga select action pala na ano, tapos yung pinaprocess yung video. Aalisin nila yung kanta. Mag-ano na lang tayo yung mga copyright ng ano, yung mga Pilipino song na wala ng copyright, yung mga sinauna pa na ano, yung mga sarado na yung mga kumpanya. Parang ganun yung ano, hindi naman tayo apektado dyan. So ayun lang, lumabas na yung kulay nitong mga ito. Wala naman tayong masyadong update. At talagang ano, panalangin lang mga kaibigan at makakabit din natin ng hustisya para kay Francis Leo Marcos. At lalaban ng mga abogado ni Francis Leo Marcos. At magkakaroon din ng reversal itong pagkabayas ni Judge Marlene. Talaga, nasaktan ako talaga dun. Lahat ng grounds, lahat ng irregularities, meron to grant the bail. Pero hindi pa rin niya pinagbigyan yung bail because meron niya kasing mga nasa likod na politiko. Si Letter Q, isa ito. Pangalawa si Letter G, at saka itong si Letter L lang ano, nautusan nila. Pipipila ko, kuha ko tubig mga kaibigan.
generic lang. Spritz up, parang ano, parang pinagsamang Sprite tsaka 7-Up. Hindi tayo pwede kasi uminom nung ano, yung may caffeine. Dahil hindi tayo makakatulog. Wala naman ako ibang maano na ano. Talaga to si Leon Javier, kung ano talaga ang ginaganti rito kay ano eh, kay David Ilagan eh. Grabe Doc, 3 inches. It's show yam. Ay, naku, ito, bilib din ako nito kay Leon Javier eh. Talaga ito yung unang bumalat kay ano eh, kay Obarak eh. Eh, okay lang yan. Tama naman ang banatan yan eh. Dahil may ibang agenda yan eh. So, ayun lang mga kaibigan. Basta monitor lang tayo. Solid FLM family. Tuloy-tuloy lang yung pag-monitor natin. Tsaka yung pag-suporta natin kay Francis Leo Marcos, hindi mo kawala yan. Uy, upod. Tapo na natin yan. Hindi ako makakapasok sa Martes. Mamaya kasi, ngayon kasi holiday ngayon, Thanksgiving eh. Happy Thanksgiving to everybody. Palait tayo ng Diyos, mga kaibigan. Mga bata, huwag niyong gayahin ang paninigarilyo, ha? Cherry Playboy Cigarettes. Kay Top 1, oh, ilo niya, 11 minutes ago. What do you see when you close your eyes? Ah, nakikita ko. Justice is coming to Francis Leo Marcos. Justice is coming. Yan. Hindi magsisinungaling ang iyong mga mata. Tama. Kasi kung mabalikan niyo yung mga video ni Francis Leo Marcos mula nung umpisa, yung makikita natin, yung makikita ng mata natin, hindi magsisinungaling, di ba mga kaibigan? Kaya nga tayo nabuo bilang isang FLM family, di ba? Dahil doon. Kaya natin pinaglalaban si Francis Leo Marcos dahil doon. Kaya napakasarap, talagang napakasarap na ipaglaban si Francis Leo Marcos. As may be shown. Meron pala yun, yung mga monetized na channel na ano. E tayo, malabo tayo dyan. Hindi po mapasok sa isip ko yung ma-monetize yung channel ko. Tingnan nyo naman, video-video lang tayo. Souvenir video. Yung souvenir video natin ng pag-suporta kay Francis Leo Marcos. Dati ito lang yung mga pinakikinggan ko noon eh. Aswang Hunter ng Visayas. Dati yan yung mga pinakikinggan ko. Yung aswangan ni Stories. Nakakatuwa to kasi. Ate, dapat pinabalot mo manglang sa papel yan. Yan tuloy. Nakikita in public. Kaloka ka. Promise. Patutoy. Bumili ng patutoy. Si ate. Okay lang yan. Walang problema yan. Kung gusto niyang bumili, bakit ba? Diba? Kaso nga lang, siyempre, kapag na-picture, ano na ilagay sa social media. Uh,
Doon nila na may banat na naman na para kayong balon na kapag nasundot ng ay, wala nang tingnan yan. Unang hihinayang ako talaga dyan sa mga yan. Mundi lang sa mga sarili nilang agenda eh. Eh gusto nilang ano, makinabang na hindi naman nila makakamit. Anong akala nila kay Francis Leo Marcos? Anong akala nila sa mga abogado ni Francis Leo Marcos? Ha? Hindi nila maiisahan yan. Lalong-lalo ka na, Pastor Jam. Hindi ka makakaisa kay Francis Leo Marcos. Hindi ka naging mabuti sa kanya. Kaya hindi ka makikinabang sa kahit na anong bagay mula kay Francis Leo Marcos na kiniklaim mong kapatid mo. Yan ang masasabi ko. Ang payo ni Spencer Lacalle, nagbigay ng payo kay Kent Garcia. Alata namang ano eh. Scripted eh. Natauhan nito ni Serbesang Puti eh. Kent Garcia, con artist at its finest. Oh, wala ka na. Hindi ka na ano sa FLM family. Wala ka na napatunayan sa amin. Kuto na naman itong mukha ni ano, ni Manuel Mejorada. Majin Buu, puta, kapal ng mukha. Sintensyado na, puta, nag-YouTube pa. David Ilagan, inalam ang address ni Inay Mary Ann. Yan ang mga style nito ni ano eh, ni David Ilagan eh. Totoo lang eh, nung una lumabas si David Ilagan, parang sino bang hindi humanga kay David Ilagan, di ba? Siya nga nagtaas ng moral ng bawat FLM defenders, bloggers, supporters. Tapos itong huli, nung nakausap na niya si Pastor Jam, nag-iba na. Gumawa sila ng sarili nilang plano na akala nila magtatagumpay sila. Tama yung ano eh, nung sa live ni Apo Lacay na ano, yung paliwanag ni Spencer Lacalle. Tama yun mga kaibigan, yun yung tumpak na ano, na pag-ano ni ano, ni Spencer Lacalle tungkol dito sa motibo nitong ni David Ilagan. Walang hinayang ako talaga. 3 months ago na to eh. Mute song is in progress. This process might take a while. You may close this window and check back later. Dapat hindi ko na inano. Hindi na niyang ganyan pala. Ano ba naman yung video na yun? Nagda-drive-drive lang naman ako ng pa-uwi. Mag-download na nga lang tayo ng mga song ng mga pag yung nagda-drive-drive tayo. Yung mga Tagalog song na lang na ano. Na ano pala, may software siguro ang YouTube para mag-filter ng mga ganyan eh. Ang mga naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Eh, ayan na nga yung ano eh. Itong si Pastor Jamong ano eh, simpleng ano eh. May pakanan ang lahat na yan eh. Hindi magkakaganyan yan si Sis Donna at saka si Sir David Ilagan kung hindi dahil dito kay Pastor Jam eh. Yun ang totoo niyan mga kaibigan. Kaya wala na akong bilip sa kanila. Nawala yung paghanga ko sa kanila. Kasi okay ako sa kanila kung pinagtatanggol nila si Francis Leo Marcos. Pero kung may iba na silang agenda, gaya ngayon may mga pera-pera na na-involve, ay di na ako bilip dyan. Dahil ayaw ni Apo Lacay niyan. Hindi kailangan ni Apo Lacay yung pera na ano, yung pera na yung tulong na sinasabi nila na bigyan ng abogado. Abraham Espejo, Attorney Chua and Attorney Bistido Caroche, more than enough
and they're doing their best to free Francis Leo Marcos. Antayin lang natin mga kaibigan, and it will happen. Kung matatagalan man, basta FLM family, ngayon tayo kailangan ni Francis Leo Marcos yung suporta natin, yung pagmamahal natin. Meron pa nasabi kanina si ano yung gumagaya ng boses na may mga pasabog na ano, yung ano, may mga pasabog na gagawin sa mga susunod na araw. Parang aabangan natin yan mga kaibigan. Ito, grabe talaga itong si ano, yung mga mukhang pera na matindi talaga itong mga nasa kapangyarihan na ito, na talaga pinag-interesan nila yung yaman ni Francis Leo Marcos. Ingit na ingit sila. Yung sobrang ingit nila. Pasabog ni Sekiyama kay David Dilagan Alamin, at ang mensahe galing ito kay ano, Roman Carino LTV. Yan ang mga ano natin, mga simple lang yan mga ano, pero yan talaga mga solid supporter na Francis Leo Marcos talaga. Hindi yan ano, tumitingin sa may mga agenda na ano, alam din niya. Kita na ano, bukas makikinig naman ako ulit pag ano, hindi naman ako makakalabas dito sa kwarto. Nino Bersaga, papuri sa Diyos na nagbibigay muli ng himala ng buhay. Salamat Panginoong Jesus. Good morning my dear friend, from Nino Ruelo Bersaga. Ulit natin yan. Si Ninyo pa binangga nila ni David Ilaga, pinagtirik mo siya ng kandila. Tapos kanina mayroon nagsalita na babae na ano, hindi nang hingi ng pera na ganyan ganyan ganyan. Baka siya lang ang hindi nahingian, kasi mayroong mga resibo, mayroong mga nag-complain, mayroong nagparating kala Sekiyama, may mga nag-send ng resibo. Kaya ano, solido yun. Yun lang. Mabigat na yung ulo ko. So, mahaba na rin ito mga kaibigan. So, diretso lang tayo sa pakikipaglaban para kay Francis Leo Marcos mga kaibigan na. Yung mga solid FLM defenders, thank you so much sa inyong lahat. Doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel, eh, thank you. At nakaabot na tayo ng 1K. Tingnan sa mga susunod na araw kung hindi mapapawasan ni YouTube yung 1K na subscriber. So, from that, talagang from the bottom of my heart, thank you very much. At least naranasan din natin magkaroon ng 1K na subscriber. At salamat ng madami. Maraming salamat. Lalong-lalo na sa FLM family, FLM defenders, supporters, at dun sa mga itong gaya nito ni Alin Marina, tinulungan ko na ano, tinutulungan ko sa watch hour, binibigyan din niya tayo ng mga subscriber from her channel. At thank you sa'yo, shout out sa'yo Alin Marisa Ison, long live. At palaganap natin yung kabutihan na ginawa ni Francis Leo Marcos, yung kabayanihan niya. So, yun lang mga kaibigan, ha. Shout out sa ating lahat. Mapagpalang buhay. Quarantine tayo. So, wala tayong magawa. Dito lang tayo sa loob ng kwarto. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko kasi bumibira yung anxiety ko dahil tatakot ako dun sa ano. Sa pwede mangyari, pero okay naman yung pakiramdam natin. Hindi naman tayo nakakaramdam na nilalagnat tayo. O ano, may sumasakit lang yung ulo natin. E, normal naman yun. Palagi naman ganun na sumasakit ang ulo. So, yun lang mga kaibigan, na shout out sa ating lahat. Mapagpalang buhay. Long live FLM family na solid. Dito lang tayo. At makikipaglaban tayo ng parehas. Susuporta tayo ng parehas. At wala tayong titing ng iba. Kung hindi, Francis Leo Marcos lamang. Walang iba. Long live. Bye.